bantad ang malaking populasyon ng mundo sa kahirapan ng buhay sa kasalukuyang panahon. Madalas ko tuloy sabihin sa mga maliliit kong pamangkin na pihikan sa pagkain. Ubusin niyo ang pagkain niyo. Marami ang mga batang nagugutom ngayon. Puro walang makain. Para sa marami, sapat na ang makakain ng 3 beses maghapon. Mapalad nang matawag ang mga taong ganon, kabilang na kami. At lubhang kaawa-awa naman yung mga taong sa kabila ng subsob sa kahirapan at subsob paghahanap buhay ay kumakain dili pa rin. Kabilang sa ganitong grupo ang mag-anak na Garcia. Nakatira sila sa gilid ng riles ng tren. 6 na miyembro ang pamilya Garcia. 4 ang anak ni Naan Joanne at Mang Lex. Ang bunso nilang anak ay si Son. Ang tanging nag-aaral ng elementarya sa public school sa may lugar namin. Kilala ko si Son dahil madalas na gumagawi sa aming compound ang bata. Tumutulong kasi ito sa bilas ko na nagtitinda ng ulam sa mga time na walang pasok sa school. Sa edad na 8, bantad na kay Son ang kahirapan ng kanilang buhay sa abot ng munting itong kakayahan kahit 1 paslit pa lamang. Ginagawa niya ang lahat upang makatulong sa magulang. Sa 4 na magkakapatid, si Son ang pinakamalapit sa kanyang ina. Bukod pa sa pagiging bunso, likas na malambing si Son sa 4 na magkakapatid. Si Son ang malimit kumakausap sa ina at nagkaka-interes na pag-usapan ang tungkol sa kanilang buhay. Nay, bakit po tayo mahirap? Talagang ganto, anak. May mahihirap na tulad natin kasi ipinanganak na tayo na mahirap na ang buhay ng mga magulang natin. Nagtatrabaho naman po kayo ni tatay, ah. Oo nga, pero hindi sapat ang kinikita namin, anak. Construction worker si Lex, labandera naman si Joanne. Trabahong walang kasiguruhan sa regular na kita upang makasuporta sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Paglaki ko, nay, magtatrabaho din ako. Nakangiti si Joanne sa sinabing iyon ni Son, sabay haplos sa ulo ng bunsong anak. Pero kailangan mo pa munang makapagtapos ng pag-aaral. Huwag kang tumulad sa amin ng itay mo na walang natapos. Tuloy, wala kaming magandang trabaho na mapasukan. Matalino naman po ako, di ba? Sabi po yun ni Ma'am noong 1 linggo, matalino daw po ako, di ba? Oo nga, kaya dapat pagbutihin mo palalo, sipagan mo palalo ang pag-aaral. Nang sa ganun, makatapos ka at makapagtrabaho. Aber, talaga bang gusto mong tulungan kami ng tatay mo, ha? Opo, sige nga. Ano ang una mong gagawin kapag kumikita ka na? Kapag nasweldo ka na? Napangiti si Son. Pupunta tayo sa Jollibee. Kakain natin lahat ng pagkain doon, nay. Natawa si Joanne sa sagot ng anak. Ngunit sa pusong ina nito ay nakaramdam ng kirot sa nadaramang awa sa bunsong anak. Alam nitong sabik na makakain ng masarap na pagkain tulad na nga ng pagkain nabibili sa tindahan binanggit ni Son. Nay, promise ko, bibigyan kita ng maraming pera para hindi ka na maglalaba. Talaga, anak?
pangako ng Boy Scout? Opo, sumaludo pa si Son sa ina. Hindi na ako maglalaba? Eh, ano na lang gagawin ko kapag binigyan mo na ako na maraming pera? Waring saglit pang napaisip si Son sa sagot ng ina. Alam ko na, Nay. Magtitinda na lang kayo. Tama, tulad ng tindahan ni Aling Siling, masungit. Minsan pang natawa si Joan. O sige, susundin ko na ang gusto mo. Pero dapat makapagtapos ka muna ng pag-aaral para matupad ang lahat ng gusto mo. Tama? Kaya kunin mo na ang mga libro mo at mag-aral ka na ngayon. Pero Nay, wala naman po kaming assignment eh. Naglalaro muna ako. Maglalaro muna ako sa labasan. Pwede? Bago pa nakasagot, si Joan ay nakatakbo ng palabas ng bahay si Son. Isang araw na hindi sumisikat ang araw dahil umuulan. Mula umaga hanggang hapon ay halos hindi tumila ang ulan. Sinuspende ang mga klase dahil lumalaki ang tubig, kaya bumabaha sa maraming lugar, maging sa loob mismo ng school na pinapasukan ni Son. Isang humahangos na bata ang dumating sa bahay ni Joan upang magsumbong. Ha? Opo, sumama po si Son sa ilog. Maliligo daw po. Niyaya nga po ako pero hindi po ako sumama. Kasi papaluin po ako ng tatay pag naligo ako sa ilog. Mapapalo ko talaga ang batang yon. Kabilin-bilinan ko na huwag maliligo sa ilog. Lucas! 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 Halika nga dito! Lucas! Lumabas mula sa likuran ng bahay ang pangalawang anak. Puntahan mo ang kapatid mo. Pauwiin mo nga dito. Nandun daw sa may ilog, naliligo si Son. Nagkamot ng ulo, sabay palatak si Lucas. Ang lakas-lakas ng ulan. Tsak, baha pa sa. Kaya nga, pinapasundo ko sa'yo ang kapatid mo. Baka kung mapaano pa siya doon. Nandiyan ang payong, sumunod ka na. Ano ka ba? Napilitang sumunod si Lucas. Pagkalipas ng mahigit isang oras ay nagbalik si Lucas. Naroon na rin si Lex. Latag na ang dilim noon. Oh, nasaan na ang kapatid mo? Nasaan si Son? Ngunit hindi magawang sumagot ni Lucas. Sa halip, humikbi ito hanggang sa tuluyan ng napabulalas ng iyak. Anong iniiyak-iyak mo? Tinatanong ka ng nanay mo. Nasaan ang kapatid mo? Si Lex. Oh, wala po. Anong wala? Anong walang sinasabi mo dyan? Sumagot ka nga na maayos. Lintik ka. Pinapasundo ko sa'yo. Si Son. Ngayon, wala po ang isasagot mo sa akin. Baka hindi ka nagpunta sa ilog, kaya hindi mo makita ang kapatid mo. Nay! Si Son! Ano? Nasaan ang kapatid mo? Iyon ang sagutin mo. Huwag kung ano-ano pang... Nahulog si Son sa ilog. Nay! Awang ang bibig na hindi makapagsalita si Joan. Anong sinasabi mo? Nahulog si Son sa ilog? Mabilis na nagresponde ang mga barangay tanod sa aming lugar. Sinagasa nila ang malakas na ulan at hinanap sa ilog si Son gamit ang bangka. Dalawa ang lakas loob na sumisid sa ilog upang hanapin si Son habang halos panawa na ng ulirat ang ina nitong si Joan sa pagdadalamhati. Ayon sa saksi na mismong mga kasama ni Son na naliligo sa ilog, nadulas daw si Son sa gilid ng riverbank, kaya ito nahulog sa ilog.
Malakas ang buhos ng ulan, kaya mabilis ang pagragasa ng tubig sa ilog. Dahilan para mabilis ding anurin ng palayo ang patpating katawan ni Son. Lumipas ang maraming oras ng paghahanap. Sinikatan na ng araw ang mga tanod na magdamag gumagalugad sa ilog ng Palayan City. Ngunit nikap putol na damit o anumang palatandaan ng pagkakakilanlan kay Son ay walang makita. Ilang ulit na nawala ng malay tao si Joan, kaya ipinayo ng mga tanod at mga taong naging saksi sa pagdadalamhati nito na iuwi muna ng bahay si Joan. Isang buong maghapon pa ang ginugol ng mga rescuers upang hanapin si Son. Kahit man lamang ang katawan nito na pinapaniwalaan na nang marami na wala ng buhay, ay gusto pa rin nilang makita. Wala, himala na lang siguro kung buhay pa yon. Kung sakaling lulutang ang katawan ng bata, iyon lamang ang pag-asa na ma-recover pa ang katawan. Sana nga ay lumutang. Paano kung napailalim at bumaon na sa makapal na burak sa ilalim? Iyon ang naging usap-usapan ng ilang kapitbahay nila. Bawat isa ay nakikisimpatiya sa mag-anak. Ang ilang ina ay napaiyak na rin sa awa kay Joan at kay Son na lumaking mabuting bata. May awa ang Diyos. Joan, ipagdasal na lang nating makita si Son. Isipin mong buhay pa siya. Buhay pa ang anak mo, Joan. Ilan lamang yon sa mga pampalubag loob na mga salitang nagmumula sa bibig na ilang kapitbahay ni Joan, na bagamat mistulang suntok sa buwan na ito'y magkakatotoo pa, pampawing lumbay na rin iyon sa nagdadalamhating si Joan. Ngunit ang mga dasal ng marami ay hindi na marahil dininig ng langit. Ano raw? Ano raw yon? Bakit sila nagtatakbuhan? Nakita na raw si Son doon sa dulo, sa may ilog. Kay bilis nakarating sa pandinig ni Joan ang balita. Kasama ang asawa at mga anak, sumugod sila sa duluhan ng ilog kung saan aksidenteng nahulog si Son. Subalit kalunos-lunos, natagpo ang bumungad sa mag-anak na Garcia. Nagbigay daan ang nagkakagulong mga tao sa kanilang pagdating. Nahawi ang mga ito kung kaya ang pinagkakaguluhan ay bumulaga sa mag-anak. Son! Anak ko! Son! Son! Anak! Sinundan iyon ng panaghoy ni Joan na humandusay sa lupa, at si Lex malayong umaagos ang luha sa mga mata sa nakikitang ayos ng bunsong anak. Wala ng buhay ang katawan ni Son. Halos hindi na ito makilala dahil sa namamagana ang buong katawan na nakukumpulan pa ng mga burak. Bahagya na ring naaagnas ang ilang bahagi ng balat ni Son. Patay na si Son, kasamang namatay ang mga musmos nitong pangarap na iahon ang kanilang mga magulang. Inanod na ng ilog ang mga mithiin ng paslit sa napakaagang oras, ngunit hindi ang pangako ni Son sa kanyang ina. 3 months later, nakita na lahat
ang pagsulpot ng maliit na tindahan sa harapan ng bahay ng mga Garcia. Munting sari-sari store ang sumulpot doon. Gaya ng nais mangyari ni Son nung ito'y nabubuhay pa, ang tumigil ang ina sa paglalabada at sa halip magtayo na lamang ng tindahan. Natupad iyon, bagamat wala na si Son, ang perang ipinuhunan ni Joan sa munting tindahan na iyon ay galing kay Son. Insurance ni Son dahil isa siyang Boy Scout sa public school na pinapasukan. Active Scout si Son at insured ito ng buong taon sa halagang 50,000. 50,000 ang tinanggap ni Joan kapalit ng buhay ni Son. Sino ang mag-aakala ng magkakatotoo ang munting pangarap ni Son na kakailanganin pang ibuwis nito ang buhay para sa katuparan ng pangakong binitawan nito sa ina, ang pangako ng isang Boy Scout.